tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Ano? May iba kang pagkakasalan? Paano ko? Paano mga nangyari sa atin? Para rin sa atin ito. Anong ibig mong sabihin? Kung pagkakasalan ko si Lorna, madadala niya ako sa Australia. At kapag nandun na ako, pwede rin kitang madala dun. Paano nga ako madadala dun eh? Kasal ka nyo sa kanya. Walang problema. E di, i-divorce ko si Lorna. At pakakasalan kita. Sige na, pumahid ka na. Para sa atin din itong iniisip ko. Siya pa rin ba ang pagkakasalan mo? Kahit na sasabihin ko sa'yo, buntis na ako. Ha? Kaya mamili ka. Sino ang pagkakasalan mo sa amin ni Lorna? Ako na sinasabi mong mahal mo na buntis na? O si Lorna? Buntis ka na? Oo! Kaya piliin mo sa amin ni Lorna kung sino ang gusto mong makakasama sa buong buhay mo. Ako na magiging ina ng iyong anak? O si Lorna na hindi mo naman mahal? Alam mo, wala na akong mahihiling pa. Mga magulang na mapagmahal, komportable ang buhay, at lalaking magiging ama ng magiging mga anak ko. Masaya ako para sa'yo, friend. Hindi ko inaasahan na magiging kayo ni Melvin na matagal mo nang itinago sa puso mo. Biruin mo, naganap sa iisang araw ang pinakaasam-asam mo. Ang ligawan ka at mag-propose ng kasal sa isang araw. Solid din ang paghihintay mo ng matagal, no? Luka-luka. Basta ako ang bridesmaid mo, ha? Oh, sinumpa nga ba? Ikaw yata ang best friend ko. Oh, tara na sa fast food dyan. At nagugutom na ako, eh. Wala namang ganyan, sweetheart. Ikaw ang mahal ko. At kaya ko lang naman itong gagawin para din sa atin itong dalawa at sa magiging anak natin. Ewan ko sa iyo. Sweetie, isipin mo na lamang kung narito lang sa Pilipinas, walang mangyayari sa atin. Lalo na't bagong graduate lamang ako. Magkakatrabaho nga ako pero hindi kagad mataas ang sahod. Matatagalan pa bago tayo magkaipon. Samantalang kapag naroon ako sa Australia, ilang buwan na lamang makapagpapatayo tayo ng bahay. Eh, bakit kasi? Kailangan mo pang pakisalan si Lorna. Eh, ako naman ang mahal mo at buntis pa ako ng anak mo, no? Kailangan kong pakisalan si Lorna para madala niya ako sa Australia kaagad. Ano ka ba? Talaga bang wala kang pagtingin sa kanya? Wala. Wala? Eh, bakit parang tiwalang-tiwala ka sa kanya? Eh kasi nga, matagal na kaming magkakilala. Matagal na kaming magkaibigan, pero kahit na matagal ko na siyang kaibigan, pinagtangkan ko siyang ligawan. Hindi dahil talaga wala akong pagmamahal sa kanya. Neto nga lang, nalaman kong pupunta na siya sa Australia, saka ko siya kunwari liligawan para magiging tuloy ko sa pagpunta ko sa ibang bansa. Promise? Oo, promise yun. At pangako. Pagkatapos ng kasal namin, gagawa ko agad ng dahilan para mag-away kami. At sisiguraduhin ko na matutuloy sa paghiwalay ang pag-away namin. At kapag naghiwalay na kami, edi, divorce ko na siya kaagad para
ikaw naman ang pakakasalan ko. Congratulations sa inyong dalawa, ha? Hangad ko ang kaligayahan ninyo. Oh, Melvin, baka mamahalin mo ang kaibigan ko, ha? Huwag na huwag mo siyang sasaktan, kundi lagot ka sa akin. Hoy, ano ka ba? Katatapos pa nga lang ng kasal namin, eh. Nananakot ka na kaagad. Huwag ka mag-alala. Hindi luluwa itong best friend mo. Kaya, relax ka lang. Pangako? Oo naman. Paliligayahan kong kaibigan mo ngayon at hanggang sa wakas. Naku, nakakaingit naman kayong dalawa. Ako may maghanap na rin ng magiging jowa ko para hindi na ako maingit. Huwag ka mag-alala. Marami akong kaibigan. Magagwapo rin. Salamat na lang. Pero mas gusto ko ay yung lalaking hindi umiinom at hindi nakikipagbarkada. Naku, bago mahanap ang lalaking sinasabi mo eh, pauli na ka na. Ay nako, nakalimutan ng asawa mo tong baguong na pinakaning pa. Ay, teka. May kaibigan ako na pupunta rin ng Australia. Ay, matanong ko nga kung malapit lamang ang tirahan niya kina Lorna. Ah, wag lang, Nay. Nag-aapala pa kayo ng ibang tao. Eh, gustong-gusto ni Lorna tong bagoong na to, eh. Siya pa nga mismo ang bumili. Nakalimutan lang. Ayan yun lang yan, Nay. Sa naiwan niya, anong magagawa natin? Lalo na magiging... Abala kayo bukas. Ha? Ako? Magiging abala bukas? Bakit? Mamamalingki kayo at magluto kayo ng 3-4 na putahe dahil may darating akong bisita bukas. Sigurado ka? Okay lang si Nay mo? Ang pagpunta ko sa bahay ninyo? Eh, sa umpisa magugulat siya siyempre. Wala naman kasi siyang alam tungkol sa iyo eh. Pero, naipagtapat ko na sa kanya yung tungkol sa atin, lalo na buntis ka na eh, papayag din yun. Oh, dito na tayo sa bahay. Relax ka na kung bahala sa iyo. Maliga. Pumasok ka sa... Nay! Nay! Ay, nandito ako sa kusina, anak! Ali kayo sandali. May pakikilala ko sa inyo. Nay! Si Charmaine. Nay! Si Charmaine po. Melvin? Sino siya? Siya nga po si Charmaine, Nay. Oo, narinig ko. Eh, ang ibig kong sabihin ay nasaan ang asawa niya? Kaibigan mo ba ang asawa niya? At bakit siya naririto? Kaibigan ko ang pinsan niya. At hindi siya asawa ng kahit sino, Inay. Dahil ako ang asawa niya. Ano? At ako ang ama ng kanyang pinagmumuntis. Melvin, anong ibig sabihin nito, ah? Hindi ko ito naiintindihan. Ipaliwanag mo! Halika, sumunod ka sa akin doon sa kwarto at doon tayo mag-usap.
Ano? Patitirahin mo sa bahay na ito ang babaeng yon? Nalalaman mo ba ang sinasabi mo? Ha, Melvin? Inay, ako ang ama ng batang pinagbubuntis niya. Oo na! Ikaw na ang ama! Pero paano naman ang asawa mo? Ano na lamang sasabihin niya kung nalaman niya ang tungkol sa babaeng yan? Malalaman niya kung ipagtatapat ninyo kay Lorna, inay. Anak, kahit hindi ko sasabihin sa asawa mo, ay maraming pwedeng magsabi sa kanya. Isa pa, bakit mo ito ginawa? Alam mong may asawa ka na. Bakit ka pa nakipagrelasyon sa iba? Inay, hindi mo ba nilalain yung sinabi ko sa inyo? Mas nauna si Charmaine na karelasyon ko kaysa kay Lorna. Buntis na si Charmaine bago pa kami magpakasal ni Lorna. Eh, yun naman pala eh. Alam mo na palang nakabuntis ka. Eh, bakit pinakasalan mo pa rin si Lorna? Pwede mo ba na eh? Tama na yung katatanong ninyo. Hindi ko naman kailangan ng opinion nyo eh. Sinabi ko lang naman sa inyo na may apo na kayo. Yun lang. Ay, pauwiin mo ang babaeng yan sa kanila, Melvin. Dahil hindi ako makakapayag na ititira mo sa bahay na ito ang babaeng yan. Pero inay, ako ang ama ng batang dinadala niya. Wala akong pakialam. Itira mo yan kahit saan. Huwag lamang dito sa bahay ko. Akala ko ba? Doon ako sa banyo niyo titira. Bakit inihatid mo ako ngayon sa bahay? Ay, hindi nga pala pwede sa bahay dahil kapag nalaman ni Lorna ang tungkol sa atin, baka mabulilyasyo pa ang plano nating dalawa. Mas makabubuti siguro na titira ka muna sa inyo para walang makaalam tungkol sa atin. Eh, saan ka titira? Uwi ka rin ba sa banyo niyo? Paminsan-minsan na lang ako uwi sa amin. Uwi lang ako sa bahay kung importante akong kukunin doon. Ang ibig mo sabihin? Magsasama na tayong dalawa? Oo naman. Panatilihin muna nating lihim ang relasyon nating dalawa. Hanggat hindi pa ako nakakarating ng Australia. Inay, bukas na huwag alis ko papuntang Australia. Oo nga. Oh, tila bakit hindi kayo masaya? Ayaw niyo bang makapunta ako doon sa Australia? Masaya sana ako kung hindi ko alam ang tungkol sa inyong dalawa ng Charmin na yun. Inay, ano ba naman kayo? Ang ganda-ganda ng araw, sinisira niyo. Hindi ako ang naninira ng araw mo, kundi ikaw. Hanggang kailan mo lulukuhin si Lorna, ha? Hanggang kailan? Napakabait ni Lorna, pero naaate mong lukuhin. Hindi ka ba naawa dun sa asawa mo? Naawa ko. Kay Lorna na asawa ko. Samantalang ako na anak ninyo, eh. Hindi kayo naaawa. Naawa ako sa asawa mo. Dahil sa ginagawa mong panluluko sa kanya, sinasaktan mo ang asawa mo. Masasaktan lamang si Lorna kung sasabihin ninyo, inay. Bakit? Sa akala mo ba ay mapapanatili mong lihim ang ginagawa mo? Tandaan mo, hindi sa lahat ng pagkakataon ay maitatago mo ang kalukuhan mo. Inay, pwede ba? Halis na ako. Huwag naman ninyo akong pabaulan ng kadramahan ninyong yan. Oh, yung sinabi ko na ya. Pakitingnan-tingnan nyo yung mag-ina ko habang wala ako dito sa Pilipinas. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito.
Mandigayong pagdating, sweetheart. Dumanito na nga tayo sa restaurant. Nagugutom ako eh. Hindi ko nang kagaya ng pagkain sa aeroplano. Ah, sabay na lang. Dahil nagluto ako. Naroon si na mami at daddy. Hinihintay ka na rin nila. I-text mo lang sila. Pauwi mo lang sila dahil gusto kong matulog pagdating ko sa bahay mo. Pagod ako eh. Ano? Ang tagal din nilang hinintay ang pagdating mo tapos pauuwiin mo na lamang sila? At ano pa sana ang pag-uusapan namin eh? Wala namang alam na sasabihin sa kanila. Oo, di magkumustahan kayo. Bakit? May sakit ba ako para kumustahin nila? At anong pakialam ko sa mga magulang mo? Ikaw lang naman ang pinakikisamahan ko dito, hindi sila. Dadalhin mo ang ina dito sa Australia? Oo. Bakit? Ayaw mo? Hindi naman sa ayaw ko, kaya lang. Alam mo naman ang ugali ni inay, hindi ba? Laging nagbubong ngayon. Siya kasi ang mag-aalaga sa magiging anak natin eh. Anong sinabi mo? Magiging daddy ka na, sweetheart. Aha. Oo. Magiging daddy ka na. Kaya't gusto ko ay may mag-aalagang mabuti sa ating magiging baby natin. Kaya't papupuntahin ko dito si inay. Sitar! Pinadala ko na yung pera para sa inyong dalawa ni baby, ha? Siya nga pala. Magbabakasyon ako dyan. Sabik na ako sa inyong dalawa ni baby. Sige. Bye-bye na. Ano na naman itong natanggap kong balita? Na hindi naman daw ikaw ang ama ng batang dinadala ni Charmaine. Ha? At saan naman ninyong nasagap ang chismis na yan, inay? Narito nga kayo sa Australia kung ano-ano pang chismis ang nasasagap ninyo. Totoo man o hindi ang natanggap kong chismis, ay tigilan mo na yung ginagawa mo. Naririto ka na sa Australia. Kalimutan mo na ang Charmin na yon. Pwede ba, Nay? Ayan na naman kayo eh. Dahil mali ang ginagawa mo. May pamilya na ako, inay. Huwag na ninyo akong pakialaman. Hanggat nabubuhay ako, mananatili akong ina mo at hindi mo yun maayali sa akin. Kaya't nakikiusap ako. Tigilan mo na ang panluloko mo sa asawa mo hanggat hindi pa nalalaman ng asawa mo ang tungkol kay Charmaine. Kahit malaman ni Lorna ang tungkol sa amin ni Charmaine, wala akong pakialam. Mas mabuti na yun siguro, inay, na malaman niya ang totoo para may dahilan para maghiwalay na kami dalawa. Teka, saan ka pupunta? Ayusin ko na yung mga papeles ko. Pabalik ng Pilipinas. Melvin, bumalik ka dito! Nag-uusap pa tayo, Melvin! Hayaan na ninyo siya, inay. Lorna, kanina ka pa ba dyan? Oho. At narinig kong lahat ng inyong pinag-usapan ni Melvin. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako nagagalit sa inyo. Dahil alam ko namang pinagsasabihan ninyo si Melvin. Lorna! Matagal ko nang alam. Pero umasa ako na makakalimutan niya si Charmaine. Pero tulad ng sinabi ko, sa oras na bumalik siya sa Pilipinas, ay dalawa kami ng anak ko na mawawala sa kanya. Pang bahay ni Charmaine. Sabi ko nang mayakap ang mag-ina ko. Kumusta na kaya sila ng mag-ina? Siguro eh, nagdalakad na yung anak ko.
Sino kaya ang mukha? Ako kaya o si Sherman? Narito na pala ako. Nandito na ako sa tapat ng bahay. Tigilan mo ng kanukuhan mo niyan, Jermaine. Tahimik na nga ang buhay mo sa piling ni Melvin eh. Anong magagawa ko? Kinukuha ni Miguel ang anak namin. Ha? Para ano pa? Si Melvin ang kinikilalang ama ng bata. Huwag mo nagbuluhin pa. Si Melvin lamang ang kinikilalang ama ng anak ko. Pero dugot laman siya ni Miguel. Kaya mas higit na may karapatan si Miguel sa aming anak kaysa kay Melvin. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi ko tunay anak ng baby namin ni Sherman. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi! Ang ama ay haligi ng tahanan at ang ina ay siyang ilaw ng tahanan at laging nagmamahal sa kanyang anak kahit ito ay may edad na. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Kaisara ng ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.